Sila ang nag-viral na mag-asawa na si Tatay Filomino na 72 anyos at si Ate Jonaline na 24 anyos. Kahit sila ay may karamdaman at pinapalakas nila ang bawat isa upang lumaban sa hamon ng buhay. Madami man ang pinagdaanan nilang kahirapan, ngunit ipinagpapatuloy pa din nito sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. Bakit nga ba nag-iba ang desisyon ni Tatay Filomino na dapat ay papakilala na siya sa pamilya ni Ate Jonaline? Papakilala mo niya ako doon, matanda na ako. Ang sagot ko po sa kanya, hindi kita kinakahiya dahil ginusto kita. Ayaw niya sumama sa iyo? Ayaw daw po. Abi ko, papakilala ko po sa atingin ko. Ayaw naman po niya. Gusto ko dito na lang ako. Ayaw mo sumama sa kanya? Nahiram pa ng mga kapitbahay niyo? Opo. Dulo doon. Dulo pa rin din po sa kabila. Ang usapan, maga po. Di mo na po binalik. Good day mga kalingap. Ngayong araw ay nandito tayo sa dakilang tatay. Ayan, nandito si Tatay Filomino. Dakilang tatay, dakilang asawa ng bata na si Ate Jonaline. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti naman. Kumusta na kayo o kagising nyo lang? Hindi po, nanggaling na ako sa kabila. Anong ginawa niyo po doon? Bisita ko. Ah, okay. Walang tao eh. Walang tao? Kumusta Ate Jonaline? Ba't ganyan yung ano, kulay mo? Namumutla. Bakit? Nagkakuan. Lamasul. Bakit? Gusto mo pa kasunod sa kapatid? Namin ko eh. Ay, gusto ko kasama kapag ako umalis. Ano ko doon? Ba't ayaw mo, Tay? Gusto ko dito na lang, ako. Ayaw mo sumama sa kanya? Ayaw. Bakit, Tay? Eh, walang tao dito sa bahay. Ang putik mong daan dyanan po. Oo, maputik nga. Oo, okay. Kumusta na po kayo dito? Ano, maputi. Wala mang gawa. Oo. Naguhulog niyan. Oo. Banggal. Ba't nagmamaktol ka, Ate Jonaline? Ayaw niya sumama sa iyo? Ayaw daw po. Abi ko, papakilala ko po sa atingin ko. Ayaw naman po niya. Abi niya, oh, papakilala mo niya ako doon. Matanda na ako. Ang sagot ko po sa kanya, hindi kita kinakahiya dahil ginusto kita. Kahit kailan, hindi kita kinahiya sa kamapano ko pag ako munta sa kapatid ko. Sa mga kamag-anakan mo po, ano? Opo. Grabe naman yan. Tay, ba't ayaw mo po? Punta ka kung mahal mo si Ate Jonaline. Eh, tingnan ko. Bakit parang galit ka ngayon, Tay? Hindi ako pa naman makabiyahe doon sa kanila. Layo eh. Dito lang ang gusto kong ikot-ikot sa paligid na doon. Hilo ka niya mahal, parang ikot-ikot ka rin. Hilo-hilo ano? Bakit ayaw mo, Tay? Mas maganda kung makilala ka din naman ng mga kapatid niya. Siyempre, magiging legal na kayo sa pamilya ni Ate Jonaline. Diba? Tingnan ko po kung makatama sa kanya. May away yata kayo ngayon, Tay, ah. Wala naman. Wala naman? Hindi mo kami nag-aaway. Yan, napatampo-tampo lang yan. Ba't nagtatampo ka, Ate Jonaline? Yan na, susut ko. Gaano kaya ka ako doon? Nagwala si ate mo. Ang basta uuwi doon. Sige ka ako. Babalik man din ako sa iyong hapon. Kung sakaling pumunta ako sa 19, babalik sa iyong hapon. Tagal pa naman, 19 na yan. Isang linggo pa. Usapan natin, basama ka, atas abanti ka man. Ayan. Yeah. Hindi ako taming no. Hindi sa puno na yan. Ang kasama. Ayaw niyang humarap sa camera, ano? Kasi, Ate Jonaline, hinila yung mukha ni tatay. Ano, inuulam niyo, Tay, pananghalian? Ay, gulay na gabi mo eh. Makikain sana kami. Bango tayo alimango, ginulay namin kanina gabi. Ah, yun lang. Hindi pala kami pwede nun. Pag may mga ali-alimango.
Oo. May groceries pa po kayo? Eh, wala na nga po. Wala na? Sige. Ubus na po. Kahit yung ano baga po, yung makakain mo, lalari po, mahihihi lang po sa kabilang bahay. Ano yan? Makakain. Bigas po. Oh, ba't wala na kayong bigas? Akala ko madami nakuha si tatay sa ano, sa barangay. Eh, wala po, di po siya na ano po. Nakain po nung tiniram po nito, di po nabigyan. Nahiram pa ng mga kapitbahay niyo? Dulo din. Dulo pa rin din po sa kabila. Ang usapan, maga po, di mo na po binalik. Ay, grabe naman, wala nang... Masakit nga sa ulo. Ha? Masakit sa ulo. Pag... Ba't kasi nagpapairam ka, tay? Kung sapat lang naman po yung hawak niyo, syempre, bigay lang din naman ng, ano, ng barangay, o di ba? Tapos sa SSS niyo, ay sa senior. Boy, pag hindi mo naman pagbigyan, mga... Masama ang loob, ano? Opo. Alanganin nga ako sa... Magkisa sa lupa, alanganin sa taas. Magpakita ka ng maganda, lalo rin sisigisigin sa iyo. Ha, hindi ka titigila. Katulad nito. Ang dating pala ako, 1,000. Siniram. Dapat sabihin mo tayo may pinaglalaanan ka. Wala din naman kamo ano nagsusuporta sa akin. Dapat ganun yung sabihin mo. Pwede naman pong magdahilan, pwede naman pong maghindi. Kung hindi naman po nakabudget sa kanila yung ano nyo. Kasi kawawa din naman po kayo, di ba? Mm-hmm. Tingnan nyo, masakit yung ulo nyo. Wala kayong pang budget. Hiniram nila. Tapos, sinisingil mo, galit pa sa'yo. Ay, ganun? Narihal mo ng pira, kaaway mo pa. Yun nga yung mahirap tayo. Ganun nga, kung ng tao. Yan yung mahirap tayo pag ano, yan ang sisira sa inyo pag nagpapahiram ka. Kaya, kung pwede, ay maghindi ka din naman sa kanila at mahirap din naman yung ganyan. Magkakaaway-away kayo sa ano. Di baling ano, sa samang loob niya, di mo napahiraman. At least, magiging okay din kayo. Yung ganun na pang budget mo yun ay, di ba? Di naman sa pagdadamot, syempre wala kang ano, katulong sa hanap buhay, di ba? Dito hindi titingnan nila yan. Ha? Dito hindi nila titingnan yan. Wala naghahanap buhay. Basta may nakita sa'yo, mahihiramin. Kung kailang bayaran, saka namin sasauli sa iyo. Ganun yan. Pero marunong ka din naman sumingil tayo. Marunong? Sisingilin mo? Oo. Antay ka kung kailan. Marami naman yan. Ayan, di bali ngayon before Christmas ay may nag-promise sa atin na magbigay sa inyo ng pang-Pasko nyo at pangbili natin ng ano nyo dito, bili na tayo ng madaming yung bigas. Pero pag hindi naman sa pinagdadamot tayo, ano, pag samantalahan na naman kayo ng mga kapitbahay, ako na ang mismo makiusap sa kanila, bakit ganun na ang bilis maubos yung mga ano nyo dito, pati pera nyo pala pinapakialaman. Ngayon, padating na Christmas, may magpapadala sa inyo. Antay-antayin lang natin, ano? Para may pang ano kayo, allowance kayo. Ibili natin ng mga bigas, kailangan nyo. Palitan din natin yung mga iba nyong gamit para maayos-ayos yung gamit nyo bago magpasko at bagong taon. Ano po? Ikaw Ate Jonaline, ano ba yung napapansin mo dito sa mga kapitbahay ni tatay? Wala po. Ayos lang po. Ayos lang. At ayaw ko po ng gulo. Gulo na nga po ng buhay ko, mapapasok pa ako sa gulo. Oo, ayaw magsalita ni Ate Jonaline, pero nakikita mo naman na ano, mahirap din si tatay, di ba? Opo. Dapat hindi sila ganun na pakialaman pa kung anong meron kay tatay. Si tatay ang ano na, stress. Tingnan mo yung tsura ni tatay, stress na. Kawawa naman. Wala tayo magagawa.
Kasi nangangailangan ang tao. Ikaw na may-ari, ikaw pamawalan. Tapos, pag nanginakita sa'yo, hiramin sa daan, sa hiram-hiram, wala na. Magdi mo pinagbigyan, galit pa magtatampo sa iyo. Hayaan niyo sila. Ngayon, pwede naman tayong maghindi. Ngayon, pwede, hindi na sila magkakakuha sa akin. Eh, katulad niyang si senior ko, may pa akong mag-aantay niyan. O, tingnan mo, layon-layo pa tatay. Dapat yun din yung isipin nila na ilang buwan bago kayo makakuha? Anim? Tatlo? Anim. O, tingnan mo. Tapos doon sa'yo. Grabe, grabe mga kalingap. Di man lang na, nila naisip yun na medyo malayo po yung buwan na pag-aantay ni tatay para makakuha ulit ng ano niya, ng senior niya. Ganyan pa yung nangyayari sa kanila. Oh. Si tatay pa ang sumasakit yung ulo. Sa totoo yan. Tapos yung matagal, awan ko kung kailan makakuha naman. Ang kwan ko, ATM ko, walang laman. ATM ako. ATM ng? Senior. Matagal yan, tay, at mag-aantay nga kayo ng anim na buwan. Kaya yun sana makuha nyo ng anim na buwan, i-budget nyo. Kung may hihiram, sabihin nyo, nakabudget na yan ng pang-anim na buwan, eh wala naman po sa amin, ano, nagsusuporta talaga na buwan-buwan may nagbibigay, buti kung may mga anak ako. At ganun yung reason mo po, hindi naman po masamang magpaliwanag mo sa kanila. Diba po? Mayroon akong nakumpro sa SDWD. DSWD na 5,000. Kailan daw makuha? Awan ko po. Ay, may makukuha kayo. Awan ko po kung makuha yun. Huwag mo nang ipagkwento tatay sa mga kapitbahay. Ano? Lalo yung ganyan na nag-pay out ka. Huwag mo sa kanilang ikagkwento at ihiraman kayo mga yan. Ito yan. Maganda yung tahimik na lang kayo pag meron kayo. Kung anong meron sa inyo dyan, diba? Katulad nito ngayon, walang-wala kami. Kahit pa nga, no, hasaw ka niya po, oh. Pumahal. Tingin ka kapi dyan, oh, kung meron. Kahit nga, may isa, eh, walaan niya. Walang iyong mga laman. Oo. Takado din naman ako sa mga pamangking wala. Hirap na hirap. Hirap. Naghihirap. Si araw-araw kumikita. Trabaho. Grabe yung pinagdadaanan nila tatay ngayon. Ni kape daw, wala. Tiyas-tiyas lang. Grabe. Kami dalawa. Malaga, mayroong matatay na oo. May lagay sa kaldero, sabi ko nga dito. Nagugutom kaya ka, kumain ka na may kanin. Oo. At ako matog pala ng pagkain. May alimango rin kami sa kaunti. May? Alimango. Alimango. Yan yung ibebenta niyo po. Ibebenta o ulamin? Ibebenta po yung bukas. Para makasuporta sa kawalan namin. Kaya mga 300, 400. Abil ng bigas. Tapos abit kung ano, abit ang kape rin. Grabe. Ganyan lang buhay ko dito. Walang-wala eh. May bebe pa main. Tsaka ano tatay, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Marunong kayo pong budget. Ano? I-budget nyo kung ano yung meron. Siyempre, i-ano nyo po, huwag nyo ipahiram. Kasi ganyan naman yung mga diskarte ng mga ibang tao. Kunwari, manghihiram, di ba? Ano ba yung nire-reason nila, nirarason kung bakit nakakahiram sila sa inyo na alam nilang wala ka naman trabaho tayo? Eh, basta sabi, pahiram akong pera. Eh. Ako naman, hindi makapende, tawa ko pa. Well, di magsasabi sila kung ano pagkagastusan. Basta pahiram, inaabot ko natin. Mahirap kasing maging babait. Masyado, ano? Opo. Saka magagawa, mabalase ka naman, walang. Kanina pala pagdating ko, kakapunta nyo lang dun sa kabila ng bahay. Tingnan ako ng kape, kaya kapagod naman. Nagsisingil din kayo? Wala, walang tao dyan. Kanina pang magang madilim-dilim pag-aralis. Grabe.
Kasi naing nga ay kuhang lugaw. Binuksan ko na sa... Lugaw ang pagkain nila? Lugaw ang pagkasaing iniwanan. Asan yung mga tao dyan? Nasa labas yata. Bigyan ko kayo tayo ng pang ano nyo? Pang kape? Araw-araw. Bumili ka ng kape doon, Ate Jonaline. Alam ko masakit ang ulo nyo ngayon. Sa walang kape. Kung anong wala. Oh. Batay Pilomino, oh. Salamat po. Oo. Wawa naman kayo. Bukas magdala ako. Kasi ngayon, may lakad kasi kami ngayon. Papaayos namin sasakyan namin sa Daet. Eh, hindi na po ako nakapag-grocery. Hindi na din po ako nakadala ng bigas. Pero asahin nyo, mabili ako ng bigas bukas. Eh, pupunta ko din dito sa inyo para naman may makain po kayo. Naiinip na nga po doon. Matagal na nila mamasabi ko. Baka may inaasikaso. O, galing din po kami kasi sa bahay namin sa Candelaria. Doon po yung bahay namin ay. Eh, may inaasikaso po kami. This week din po ay nangingibang bansa kaming mag-asawa. Di ibig sabihin ilang araw na hindi po ako makapunta dito. Kaya bukas, pupunta po ako dito para magpaabot ng bigas sa inyo, ano? Oo, doon kami magse-celebrate ng first anniversary namin. At shout out din po sa... Opo. Shout out sa mga ninang namin na tumulong sa ating mga tickets. Syempre yung tuluyan natin sa ibang bansa, hotel. Sila po ang nag-handle dito. Sila po yung nag-sponsor para sa gamitin natin sa ating first anniversary ni Marcos TV Channel. Yung unang anibersaryo namin ng aming kasal. Ayan, maraming salamat Ninang Adel, Ninang Lones, tapos Ninang Adelina. Maraming salamat po. Ayan, at saan nyo po na dadating ako bukas kasi mga gabi bukas ay babiyahe na po kami. At siguro mga ilang araw din po kami doon. Pero pagdating ko, syempre, pupuntahan po kayo dito tayo, kumustahin. Kung ano, baka malungkot na naman po kayo pagdating ko. Ay, hindi yan. At alam namin, eh kami lang nag-alaala ng pag-alas nga ninyo. Sabi ko, ano kaya? Ano nangyari? Sabi naman so, nilalakadin na niya sila, Ma'am Alma. Mm-hmm. May aayusin yung sa Christmas nga. Opo. Alam nito. Ay ako, hindi ko alam. Sabi ko eh. Sa amin man naman po ay walang, ano, wala po kaming Christmas. Mm-hmm. O, mga Sabatista po kami, Seventh-day Adventist, wala po kaming Christmas. Ah, sabi. Oo, New Year meron po kami. Oo. Di po kami nagse-celebrate ng Christmas kasi inilalaan naman namin yun para sa mga bata na lang. Pero sa Christmas, asahin nyo, pupunta ako dito para magpabigay ng panghandaan nyo po, ano? Huwag na kayong malungkot, tay. Ipagpasadyos nyo na lang yung mga ganyang tao, tsaka sana maging mahigpit po kayo sa sarili nyong pera kasi kayo din yung kawawa. Walang naghahanap. Walang maghanap buhay para sa inyo, di ba? Hindi naman po, ano, ang dami niyo pong tinutulungan namin. Ang dami na pong kasabay. Kaya yung, ano, rotation lang yung pinupuntahan ko. Salit-salitan lang, ano? Oo. Oo. At hayaan niyo, yung mga naging views niyo po kasi ngayong December pa lang masakod. Ibig sabihin ngayong December pa lang kayo masyeran doon. Siyempre, lahat naman ng mga video ay may pumasok din naman. At December by December, magpapabigay kami ng pampamasko para sa mga tinutulungan namin. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ko ng Diyos na gawin ganyan ang kwan ninyo. Oo. Ayan, sa mga nagsasabi din po na malaki yung naging views kila Tatay Filomino, depende din po kasi yun kung hindi sila nag-skip ng ads. Kung hindi po kayo mag-skip ng ads, asahin nyo meron at meron papasok sa video nila. Eh kung views lang din tapos pinag-skip yung ads, mga kakaunti lang po yung mapasok, mga 0.1, 0.2 dollar, magkano lang po yun. Yung ganun na palit ng pera natin, mga kalingit. Pwede po kayo mag-search sa YouTube kung paano po yung kalakaran sa social media. Kaya huwag po kayong mag-comment na ganito, ganyan yung inaabot namin. Ito naman po ay hindi namin agad nasasahod. Kung for example, ngayon yung video nila Tatay Filomino ay aabot ng kahit 50,000 views. Yun po ay sahod ko pa by January. Yun tay.
yung sahod ngayon, yung video ngayon, kung may papasok man sa inyong YouTube channel, sa aking YouTube channel, yun ay makukuha ko pa by next month, January next year. Ganun po ang kalakaran sa YouTube. Hindi po yung mag-video ako ngayon bukas, may papasok ng pera. Hindi po ganun. Ay, kami hindi po nag-aasal. Basta malaga na kami na-video at nakarating sa ibang bansa ang kuha namin. Oo, tsaka at least nasha-sharean din kayo tayo, eh, di ba? Kami ay hindi nagkakanya nga kuha na yan. Basta malaga. Nakarating sa amin, nakarating ko saan-saan ang mga kuha namin, nabalitaan namin. Katuloy nga nito, yung anak nito na papunta dyan sa video. Kaya masaya na kung na kami kung saan-saan nakaabot ng channel. Yung ano nyo, yung love story nyo, ano? Ang dami din nabilib tayo sa inyo. Lalo nagkasawa ko ng matanda. Matanda sa akin. Matanda sa iyo? Matanda. Anak. Oo. Sabi nga nila ay, ano, naging maganda yung collaboration nyo ni ate. Ano, naging maganda kasi doon nila pinanood nung, ano, di ba ang tagal ko na kayong ginavlog tayo? Tumaas lang noon ng siguro 24,000 lang sa aking Facebook page. Tapos biglang dumating sa Ate Jonalyn, doon po nag-boom at yun nga, nag-1,000,000 sa aking YouTube channel. Tapos sa Facebook page ko, dalawang beses na pong nag-million din yung YouTube channel nyo. Ay, yung love story nyo. Yeah. Hamag mo isa million. Oo, kaya si Ate Jonalyn ang pinaka-ano natin dito talaga, yung collaboration nyo, yung pagpagsama nyo ay talagang malakas po sa aking mga channel. Pero wag po kayong mag-alala, hindi naman po yun minsanan na itutulong natin kay Tatay Filomeno. Siyempre, meron din yung mga rotation na gagawin natin sa mga ano natin, mga tinutulungan. Pero makikita nyo po kung ano yung pagbabago sa buhay at sa bahay nila Tatay ngayong darating na ano na 2024. Tayo na? Oo, pagandahin natin yung tirahan nyo para ano naman. Okay lang sa'yo, Tay, para maayos yung tirahan nyo ni Ate Jonalyn? Okay po, kung matutulungan ninyo ako, talagang gusto ko mabago yung bahay-bahay ko, Nenat. Kung mamawala, edi kanya yan. Ah, grabe naman ito. Lagi sa kahap. Kahapon po ko sa'yo naasar, mahal. Sige na, sige na. Mga asar ka lang kisa mo, mamatay. Ano ba yung sinasabi niya, Ate Jonalyn? No, mamatay na niya ako. Ayun, lagi niyang sinasabi sa iyo. Abi ko eh, grabe ka naman. Di ka naman Diyos, para man sabi mamamatay ka na agad. Oo. At may iba tayo, Ate Jonalyn, pala. Yung ano, wait lang, nag-exposure yung ano ko. Ayun. Yung may nag-message sa akin na kapitbahay niya. Totoo pala tayo talaga, nakakawawa ito si Ate Jonalyn sa dating asawa. Totoo pala yun. Opo. Pati pala yung mga anak mo dun, kawawa din. Pero niraraos din naman daw yung mga biyanan mo. Kaso nga lang, ikaw daw talagang binubugbog dati, Tay. Oo. Mati nga po ng biyanan ko po. Bagong anak po ako. Sinaginanyan po ako niya. Maglabalaba ka niya. Nang biyanan ko po ang babae. Dahil ginawa ko po. Naglabala lang po ako. Kahit bagong anak po, wala pa sa isa. Wala po sa buwan. Naglaba na po ako. Grabe. Alam mo ang kwan. Tapos, yung asawa ko po. Mamas buwi. Talagang ganyan. Nasapak-sapak po ako. Maglasing sa hindi. Ang katira ng biyanan ko, wala sa iyong kakampirito. Hamak mo yan. Grabe na. Ang ginagawa ko po, naiyak na lang po ako. Habit ko ganito pala pag wala kang tatakbang magulang. Totoo yan. Mahirap. Ano kita, ramdam kita, Ate Jonalyn, kaya mag-pray ka palagi. Ano? Opo. Ayan. Mahirap pala talaga ng walang ano, Ate Jonalyn. Wala kang sandalan, ano? Opo. Kaya si Tatay, pakamahalin mo na siya. Siyempre, siya yung binigay ni God para naman makasurvive ka dito sa mundo ng ano, mga tao, mundo natin. Mm-hmm. Di ba? Puro makasalanan ang tao. Ay, wala naman pong perfecto. Ay, wala. Oo. Nasa lupa lang dyan tayo ng magulang natin. May takda ng kasalanan. Oo.
Kaya yan yung binigay niya sa iyo, magiging gabay mo. Siyempre, parang turing mo ng tatay. Siyempre, medyo matanda na din si tatay. Senior na siya. Eh, siya na lang yung mahal mo at siya yung tumanggap sa kalagayan mo. Ano? Kalagayan, karamdaman. Ako lahat lang nagkakon na dyan. Oo. Grabe po ang naranasan ko po sa aging asawa ko po. Maglasing sa hindi po, sagpag-sagpag, suntok. Inampas po ako ng buntis po ako sa bunsong kong anak. Inampas po ako ng bakal sa tiyan. Nandito po yung pilad po rito. Ay, grabe naman yan. Buti hindi na paano yung anak mo. Hindi po. Grabe naman yung ano mo. Eh, may nag, ano na din. Ayan, i-screenshot ko din yung nag-message na yun. At maraming salamat. Niliwanagan mo kami na totoo yung nangyayari lahat. Yung mga lahat ng sinasabi na Ate John na rin sa amin. At yun nga, syempre, sabi nila, makinig daw ako ng side by side. Paano naman po ako makikinig kung may isa naman na nagsisinungaling, di ba, tatay? Totoo yan. Oo. Kailangan personal ang mag-visit sa'yo para maniwala ka. Mm-hmm. Ay, kung meron naman siya sabi na, ay, hambog yan, wala niya, no? Wala. Ganda yung personal na kakausap mo. Yung kapitbahay mismo niya ang nakapagsabi na talagang binubugbog pala talaga siya, sinasaktan at ginugutom. Opo. Ano, paano ka nalang nakakasurvive noon kung wala kayong makain, Ate Janaline? Ay, punta pa ako sa kapitbahay. Hipo ng tulong po. Nahinihipo rin pagkain. Grabe naman. Grabe pala talagang... Pero pamilya ng alak, meron. Ah. Oo. Yun din yung sinabi niya po na ano, parainong pala talaga yun. Opo. Narami po ang naranasan ko po doon. Maglasing sa hindi po. Bulbog sarado po ako. Oo. Pag-uutusan ka po ako, mangutang po ng sigarilyo. Pag di ka sumunod, sagpag ka po. Grabe, ano? Ano, ang gulo po ng buhay ko. Matagal na din tayo na hindi ina-atake si Ate Jonalyn. Ang higit na isang buwan. Galing ano? Galing talaga ni tatay mag-alaga. Sana pagpalain pa kayo ng God. Ay, pinapayagan ko nang magsulusulo pag tabo ng tubig sa balon. Oo. Kanina lang sinamahan ko sa paglalawa doon sa ilog at kuhan. Baka ikaw kung ano. Bayagi naman, wala man. Opo. Saan kayo pwedeng mag ano tay? Ayon nyo na ba dito pag ipaayos ng bahay nyo? Ayon nyo na ito? Dito na lang. Dito na lang? Ayusin na lang natin. Pwede nating palitan yung ano nyo, yung tawag dyan? Paliwid po. Hindi. Haligi? Ibig sabihin yung hinihigaan nyo? Ay, alis na po hinihigaan namin. Lagyan natin ng yung crocodile baga. Maganda yun. Malamig po yun sa katawan din. Tapos matibay. Tapos pwede din natin palitan yung mga ano nyo, haligi nyo. Tatay. Haligi lang. Oo. Mapalitan. Gusto nyo buhos na lang po ano? Pipidi. Buhos tapos. Oo, para maging matibay. Ano? Mm-hmm. Tapos medyo palakihan yung ano nyo. Unti-unti lang. Unti-unti lang laki dyan? Oo. Unti-unti lang natin yung... para ano? Ano? Kakaunti lang ko ng gastos ng one, yung just for this bato. Ang gagastusin lang natin yung seta. Yung kalapati, nagubahay, babay na. Tsaka yung yero, pwede din natin palitan yun, tay. No? Okay. Yero, yung bubong nyo, kako sana, pwede natin gawing ano, ano yan? Kung yero. Yero. Kaso nga lang, mainit po, ano? Kung yiyeruhin po, mas maganda yung pawid at napapalitan-palitan yan. Kaya kong palitan yan. Gusto niyong pawid lang? Mapresko po sa bahay. Oo. Basta paganda yung natin, tay. Maganda lang yung sa ibaba. Tapos may ding-ding, lalagay yung... Yung plebo na, didibisyon ko yan pag nakakuhan. Opo. Pwede din po. Tsaka pwedeng ano, sementohin na lang yung ano niya, paligid niya para maging malinis po, ano? O sige tay, punta muna kami at bukas pupunta ako dito, no? Po, maraming salamat po. Ingat po kayo. Nagsusunod. Okay, sige. Na po. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po kayo. Ingat kayo. Kayong mag-iingat lagi, tay.
ni Ate Jonaline. Naglalakbay po kayo. Salamat. Ayun mga kalingap, at yun yung plano natin dun sa tirahan nila tatay para naman po may matapos tayo sa bahay nila. At yan po, ano na yan, dingding niya ay bigay din ni Ma'am Margaret, pati yung bubong. Kasi yan po ay sako lang dati, sako ng pids, tatay ano? Puro sako ng pids lang yung dati yung dingding nila, nabilan natin ng mga marine na plywood. Ayan, ayusin po natin yan, basta meron na po tayong katulong sa pagpaayos ng bahay ni tatay. At maraming salamat sa suporta nyo. At dalawang beses na pong nag-million views sa ating Facebook page ni tatay. At sana patuloy na pagsuporta nyo po dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.